Aming control man, no? Yan yung nagko-control ng windlass, ang tama lang dyan, windlass. Yan ang aming tagahawak sa brake. Yan, kasi yan yung brake nung core namin. Tapos yan si boss. Ang taga-senyas at taga-tingin sa anchor. Guys, medyo malalim-lalim yung tubig dito, nasa mga 100 meters. Nasa mga 80 meters to 90 meters ang lalim ng tubig dito. So, hindi natin siya pwedeng ibagsak ng diretso. Kaya nilo-lower muna natin by winch. Boss, ilan yung utos ni Tano? Ilan ang utos ni Tano? 4 on deck. So, 4 on deck ang lalim. Four on deck by which. Kasi nga, malalim na yung tubig dito. So kung nasa mga 80 to 90 meters na tubig dito, ang isang shackle is 27.5. So kung 4 on deck, nasa maigit 100 meters. So tama-tama lang yun, lalapat yung angkla natin sa baba bago natin i-disengage yung anchor chain. Ayun, may audience dun, no? Natin kapag naka-at home siya, sinabing anchor home, yun yung nakasecure yung anchor natin sa housepipe. Ito yung housepipe, yan yung anchor. O, ito yung tura. Yan. Ito na yung modern day stockless anchor na tinatawag natin. So, wala na siyang stock. Yes. Yours! Naliligaw ka ata! Gusto ko lang tumingin kung paano magagat yan. Ano, maglaglag ng angkla? Oo. Wala ka bang shoutout dyan? Shoutout sa pamilya ko dyan, sa Pilipinas. Yun o. Kumusta kayo? Yes. Yun o. Don't forget to subscribe. Don't be yats. Yun o. And hit the notification bell. Yun na yun. Alright. Yeah. So, pag-uusapan muna natin yung parts nitong anchor na natin, no? Sinabi ang tag-tag ito is ground tackle, no? The ground tackle composes of the equipments with regards to sa angkla natin, no? So, ito yung ating house pipe. Punta sa to, house pipe yung tawag natin yan. Ito yung ating anchor chain. Punta sa aming windlass. So, ito yung windlass. Nakikita niya yan yung umikot. Meron siyang ibin, no? Para kumagat yung kalena. Kadena. Tapos pababa na yan sa chain locker natin through the spurling pipe. Ang tawag yan is spurling pipe. So usually sinesementohan to pag lalayag sa malayo tsaka tinatakpan ang tarpaulin gawa ng para hindi pumasok yung tubig sa loob. Right? So tapos tinatakpan natin yan. For now naka-standby kasi yan eh. Naglalaglaga ang kaya nakabukas yan. Ito yung brake. Ito yung brake ng ating windlass. Right, tapos ito yung pinaka-brake lining niya. Yan yung mga guys. Ayan, ito. Brake lining. Ito yung brake. Ihipit. Ito yung brake lining niya. Ayan. So dito kami nag-engage, disengage. So nakikita nyo, naka-engage siya. Ayan. So yan yung engage.
clutch kasi ito yung pinaka-motor. Ito yung motor. Nakakabit yan dyan. So, ito. Yan yung magdadrive sa ating litnas. No? To events yung slack hour upper chain. Right? So, ito yung kadena namin. Pakita ko sa inyo paano malaman kung ilang shackle na yung ibaba. Yan si boss. Alright, so ito ang malaman na kung ilang shackle na. So usually, kapag luma na yung kadena, wala nang pintura yan eh. Dapat ito eh, ano, iba yung kulay niyan. Pero kapag luma na, nilalagyan na lang ng palatandaan. So ito yung Kettler shackle namin. Ito yung pintura. Right? So detachable yan, nagyan yung marking. So kailangan lang natin. 1, 2, 3. So ibig sabihin, 3 shackles na yan. Right? 3 shackles on deck. Re-report na yan ni boss. 3 in the water, 3 in the water, up and down. 3 in the water, up and down. Ibig sabihin nun, ang ating kadena eh, nakabagsak. Alright? Kasi parang orasan natin to binibigay yung direksyon yan. So kung papunta doon, 12 o'clock, papunta dito, 3 o'clock. Alright, so now it's up and down. Ibig sabihin, diretso bababa. Ayan. 3 in the water na yan. 1. Kita nyo yung Kettler shackle, ha? Tatlong kadena yung papunta dun sa panatandaan. So, bilangin nyo. 1, 2, 3. So, nasa pangatlong kadena mula dun sa Kettler shackle. So, ibig sabihin, 3 shackles yan. So, ayan na mga kaluyad. Bilangin ulit natin. 1, 2, 4. Tapos Kettler shackle. 4 on deck. Kettler shackle. Nakita nyo iba yung itsura niya, no? Medyo mas malaki siya ng konti sa normal na, no? Yung kadena. Ilang tawag natin yung Kettler shackle. Alright. Yan yung palatandaan natin, every shackle. Marel, 4 on deck. Drop by gravity 9 in the water. Okay, so guys, standby na tayo. Dito na papasok yung medyo delikado na part kasi by gravity na. Ibig sabihin, i-disengage na natin tong ano natin, yung ating wind blast sa motor. Bi-brake muna yun. Bi-brake. Ibig sabihin, nakakapit siya sa brake niya. Tapos, di-disengage yun. So, nakikita nyo, ayan o. Yung aming AB, ginagawa niya. Disengage. So, yan ang engage, disengage. Ganyan mga guys, kung paano nangyari. Yun, medyo masikip. Yan. So, kailangan matanggal yung tension sa gear. Siyempre, kasi pag may tension, katikit yung dalawang bakal, eh, hindi natin mabubuksan yan mga guys. Yun, so, disengage. Ready for drop anchor by gravity. Kasi pag yan, naka-disengage na yan, pag binuksan na yung brake niyan, ibig sabihin, huhurus na yan. Alright? So now is 4 on deck, kailangan gawin natin siya 9. Now, Maren, ready for drop by gravity. Yes, please drop. Drop! Kita nyo, no? Open, close, break. Tapos dahan-dahan. So, pipe na yon. Nakita nyo kanina, may dumaan na parang lubid. Okay, 6 na daw. 6. Dami-dami spatter dito. 6 in the water. Seven in the water.
sakto. Yun yung panali. Daw, konti pa. Audience lang tayo dito mga guys, kaya medyo layo-layo tayo. Yo, saktong-sakto. Galing talaga ni boss. Tamang-tama yung labas, 9. So, nakuha na yung tamang sukat na gusto nila. 9 shackles in the water. Ngayon, tapos na. Engage na nila. Yan. Yo, saktong-sakto. Dali. Boss man, what's the situation now? I'm going to land on the water. Yung tinatawag natin anong cuts po. Ano niyo kung paano nangyari yan. So parang lang yan mga guys. Ayan. Kita niyo yan? Oh! Yun. Matipitik pa. Pitik lang. Oh! So kailangan tatanggalin natin yung tension dito para hindi mabanat yung ating drum. Kailangan yung tension nandito sa cuts po. Yun. Cuts po. Yun no. Right, so ayan na yun. Ibe-break na ni ating ano, pangmalakasang away. Si Kuya Margarito Corteros. Yun o. Kaway-kaway naman dyan. Yun o. Yun o. Tsaka si Mr. Carl. Carl Breezy. Yun o. Sana all. Tapos, ang pinaka-importante sa lahat, in accordance to our regulations, once at encore, kailangan nating iakyat ang ating black ball signal. In our case, dito namin iakyat yan sa forward mass na. Yan o. No, two birds in one stone. No, siyempre naman. Kitang-kita agad sa isang video lang ang by gravity. Pag sinabing by gravity at pag sinabing by wind. Ayun, ito yung mga team pro natin. Tapos may dalawang salikit-kit dito, ako tsaka si Mayo. Mga nakikigulo lang. Ayun, no. Alright, so maraming salamat sa panonood. Natapos na naman ang isang episode ng Tour Voyage tungkol sa Angkor. At kasama ko yung mga pamalakasan ng Marit. Si Boss! Si Carl Breezy, si Kuya Mar, at si Yorski. Alright, so maraming salamat. Kung gusto niyo yung video na to, ano, mag-like kayo, subscribe, and hit that notification bell. Kita niyo ito. And fair winds, clear skies, and following seas to all. Lagi tatandaan! Yeah.